please. Sure. Thank you. Natin na kailangan ng pagbabago. Kung walang edukasyon, walang reforma. Walang pagbabago at diuunlad ng ating bansa. Oo, sabihin natin na marami siyang alam tungkol sa politika. Alam natin, isa siya sa pinakamaraming napatupad na batas, pero bilang isang doktor, tanong ko sa iyo, kaya pa kaya niyang katawan niya na pagsimbihan ng ating bayan ng 6 na taon? Tama nga naman, no? Pe, si... Sino kaya yun? Let's take a snow, some snow, anywhere you wanna go, baby, for you. Dapat manalagala si Ross sa pagbakatuloy niya ang daan na tuwing. Sino ba namang taong gusto ng daan bulutot? Diba? Marami din namang maganda ang nadulot ang administrasyon ng Kino sa daan na tuwing. Ngako din naman si Marnat na ang tinatawag niyang Three Freedoms. Kalayaan sa bulutot, kalayaan sa takot, at kalayaan ng araw. Tulad ng sabi ni Zal, bukod sa edukasyon, kailangan din ng kalayaan upang makamit ang inasa natin ng pagbabago. Iko, simula na kamubago, namulat na ako sa politika. Namulat na ako sa pang-aalipin sa atin ng gobyerno ng Espanya. At mula nun na kamubago, inasamo na ang pagkakapantay-pantay at kalayaan. Oo, maganda ang advokasya ni Mar buko sa kalayaan. Sapagkat malaya man ngayon ang Pilipinas sa kamay ng ibang bansa, nakadapos pa rin tayo sa sarili nating kadena. Pero kahit anong ganda na advokasya ni Mark, sa tingin mo, gagana ba ang katawan kung di ito nakikinig sa utak? Di mo makamit ang pagbabago kung walang pagkakaisa. Bakit
gusto naman magbigay ng gradong to. Malapit na pa ng eleksyon. Dapat man ay katotohanan at sila kang puso. Hindi ka gaya ng tao nagbigay ng gradong to. Dapat manalo si Grace Bo. Pumubukas ulit ang pinto ng Malacanang para sa mga taong hindi lamang mayayaman at nagkapangyarihan, ngunit sa mga manghihirap at mga walang kaya. Alam mo buwan nung kapanahonan ko, sanditi sila ako sa harap ng buka ng advance. Nakakalalabasan ito natin. Kahit gaano pa kanina mag-evidensya, na ako ay inusunod. Sa mga palakan nila sa akin, isa lamang kalalabasan ng pagkakitin. At yun ay pagkakitin. Oh my god. Wala nang dating pa din. Saan sila? Ano ba yan? Para si Binay na mawala. Hala, si Binay oh. Sa bagay. Ang main platform ni Binay ay economic growth. Kung mag-i-increase ang servisyo ng ating bansa, maraming pera ang ating makukuha. Pero, it depends lang din eh. So, sabi nga natin sa kanyang essay na to the English of the Filipino na walang mangyayaring pababago sa ating bansa kung tayo mga Pilipino ay tamad. Hi, Binay. Only Binay, only. Dati, walang ekonomiya kung walang gobyerno. At dati, ang mga taga-Espanya ang mga kumukuha ng bonus. Paano mo masasiguro na dadami ang pera natin? Eh, kung napagbitangan na nila dati ng murang si Binay, paano pa kaya kung siya naging leader? Inumiya kaya sa Pilipinas ang kanyang nangyari kung para lamang sa kanyang sarili. Sino yun? Sino kaya yun, no? Kung tayo ay matanda na, sana'y ay, nako, eleksyon na naman. Kanya-kanyang gimmick ang gagaling ng mga pinagsasabi. Ang tanong, gagawin kaya nila ito? Kung buhay lang sana si Rizal, tatanungin ko siya kung sinong boto niya bilang pangulo. Siguro, si Duterte. Kasi siya lang ang may nakatunayan sa good governance and leadership. Uy! Ikaw! Ito! Alam mo, kailangan din ng leader ng tapang at may malasakit sa bayan. Maraming kandidato na matatalino at mayayaman. Kaya ang nagsasakit na bayan sa Lord of Canada, knowledge the heritage of mankind, but only the creation of purity. Si Luther Villa ang mayroon ng mga tapang para mamuno sa bayan. Siya ang may natutunayan. Hindi mapapakailan na may mga kamalian siya nagawa sa pagkakatupad ng ospisya. Kung hindi natin siya magsisi dahil gusto lang niya tayong protektahan sa mga masasamang tao. Bunga rin ito ng palapagod na si sister ng bansa. Siguro hindi siya pinakamagaling na pangulo, pero kung may hapis na kanyang mga kapatali, siya ang pinakaranarapak na maging commander-in-chief ng bansa. Kung nabubuhay pa ako, for sure, si Duterte ang aking inhala sa pagkakamulo. Bataan nito. Kapal sa pagbabago ng Pilipinas. Sigang sambayanan, bigong para sa kapayapaan. Gising. Ol. Kapulog. Dad. Wala! Ano si Kibo? Oo nga, no? Ano kaya yun? Malamang, kumakas na. I had the weirdest dream ever. Hello!
Yun ang panaginipan ko. Hala, ba't parang... Hala, oo nga no. Hala, sino yung napagkita sa atin? Naisip na baka isa lang yung nagpapakita sa inyong lahat. Hala, oh my God. Kumakayod para sa konting sukli, walang sinabi ang pagod, basta may maiuwi. Tamang pagpili ang siyang gagabay.